Araw mga katabang, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. So ngayong araw pupuntahan natin ulit o babalikan natin ulit si Nanay Richilda sa Gawad Kalinga sa Talahib. So walang imposible, walang mahirap, walang mayaman sa mga taong gustong tumulong. Kami ang tulay sa tulong ninyo makakahatid sa ating mga beneficiary. So sa kalagayan ni Nanay Richilda po, pagtrabahong lalaki o kahit anong trabaho, sinusuong ni Nanay Richilda para may taguyod ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, dahil ang kanyang katuwang po ay nasa kulungan po. So wag po natin husgahan ang asawa ni Nanay Richilda dahil hindi po natin alam kung ano yung punot dulo. So muli po, samahan nyo kami sa aming paglalakbay sa programa ni Katabang Dave. Sa paghahanap namin kay Nanay Richilda, diyan namin siya nakita nangunguha ng kangkong para may pang-ulam sa tanghalian nilang mag-anak. Sa buti dito, mga libre ang gulay, no? Kahit saan pwede kumuha, walang nagmamay-ari. Maigi siya na po, makakaraos na. Masarap yan, ano, gata? O kaya adobo? Yung adobo lang po, yung mahilig ng mga anak ko, adobo. Ayos yun, pwede na yun. Atas may pang-ulam na. Tulungan na kita. Puti ba yun? Baka ko na may linta. Siyam silang mag-anak na nagsisiksikan sa maliit na silid na yan. So napagkakasya naman kahit papaano. Yan ang mga kasama ni Richilda para makiani ngayong araw. Yan mga katabang, samahan natin na makikipag-ani si Richilda kasama niya mga lalaki doon sa dulo. Tara, samahan natin. Namiss ko to. Masarap balikan ang naging bahagi ng kabataan mo. Nung kabataan ko, kasama ko ang mga tropa ko, ang mga kaibigan ko, na kung tawagin ay nagwag-wag. Nangunguha kami ng mga palay, yung mga tira-tira ng mga nagaani. Masaya dahil kasama mo ang mga kaibigan mo. Ang kapalit naman ng hirap na yan ay pera na may tutulong man namin sa aming mga magulang. So hindi ko kumpleto ang buhay ng kabataan mo kung hindi mo ito pagdadaanan. Mga kalikutan, mga experience na di malilimutan. At dito, hinuhubog ng panahon ang ating sarili at para ihanda sa inaharap. Tanghali na silang nag-umpisang mag-ani. Sa grupo na yan, kasama si Richilda Manlangit na nakikipag-ani kasama ng mga lalaki na yan. Trabahong panlalaki kinakaya ni Richilda para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, para matugunan ang pagkain sa araw-araw at malamanan ang kumakalam na sikmura. Ano mang pagsubok, ano mang hirap, ay handang lumaban dahil siya ang ina, ama ng kanyang mga anak na walang ibang inaasahan kundi siya, at kasama pa niya ang kanyang ina na 82 anyos na po. So mahirap pero kinakaya po. Sa marangal na hanap buhay, minsan po ay naglalako siya ng mga kakanin, turon. Sa mga anak siya, kumukuha ng lakas ng loob para lumaban sa hamon at sa hirap ng buhay. Sa kabila ng kahirapan, si Richilda, makikita mo pa rin sa kanya ang pagiging positibo bilang isang single mom. Hindi mo makikita sa kanya na mahina siya. Mga katabang, ngayon po nandito ulit kami kay Richilda dito sa Gawad Kalinga. So marami po kaming mga itatanong kay Ma'am Richilda o kay Nanay Richilda.
kung ano po yung pinagkukuhanan yan ng kabuhayan sa araw-araw para para buhayin o itaguyod ang kanyang anim na anak. Kasama na po ang kanyang ina na nandito rin po. So, Nani Ritzilda, kumusta po? Mabuti naman po, nakakaraos. Sa araw-araw po, ano po yung pinagkukuhanan nyo ng sa pag-araw-araw? Nagtsatsaga po sa canteen, tumutulong. 200 lang po yung binabayad sa akin. Maghapon na po yan. Sa canteen po, ano po yung trabaho nyo? Tagahugas, minsan tagaluto pag wala yung kasama ko, yung may-ari. Yung 200 na yun, ano yun? Sa maghapon, hanggang gabi, napagkakasya mo naman po? Napagkakasya po po. Sa tanghali po, ano po yung pinaganan nyo? Hindi lang po, nagluluto ng pansin. Sabi. Matamis. Maghapon na po yun. So, bukod po dun sa yun pong trabaho na yan ay sideline po ba o regular na trabaho mo po yan sa karinderya? Regular na trabaho ko po. Pag minsan walang pasok po, naging extra po ako. Minsan naglalabada, minsan sa bukit. Ano pong ginagawa sa bukit? Minsan nag-aani. Nag-aani ng palay. So ano po yun? Porsyento hindi? Hindi. Bayaran. Nabayaran. Porsyentohan. Sa pag-aani po, yung mga kasama niyo, mga lalaki? Opo. Di ba iwasan yung mga biruan? Biruan. Kasi nag-isa ka lang na babae. Oh, okay lang. May, sabi nila, may kasama daw muse. Itawanan kami. Yung anak mo po, balik ito. So, meron kang anak sa una. Sa una. Na, dinig. Dinig ka tabi. Ito mo yun, may. Makata pa. Ito pa yung panganay mong anak sa pagkadalaga. So, dares po, anim. Sa pangalawa. Sa pangalawa po. Kamusta po yung asawa niyo? Okay naman po siya. Sa kulungan. Buti po nakayanan niyo na wala yung asawa niyo. Kasi siyempre, wala po tayong magawa eh. So, sa ating mga manonood, ang asawa po ni Nani Ritzilda po ay nasa kulungan po. Na-involve po sa pinagbabawal. So, wag po natin husgahan yung asawa ni Nani Ritzilda. Hindi po natin alam kung ano talaga yung dahilan o punot dulo, yung pinagmulan na dawit lang daw po ang kanyang asawa. So, sa ngayon po, si Nani Ritzilda ang tumataguyod, tumatayong ama para sa 7 niyang anak. Kasama po ng kanyang ina na nandito ngayon. So, mga panlalaking trabaho, ginagawa po niya lahat po para po may taguyod ang kanyang mga anak. So, ngayon po, ito po si Nanay Ritzilda, kausap ko, para ibahagi ang karanasan. So, sobrang napakahirap ng buhay, pero po, patuloy pong tumatayo si Nanay Ritzilda para sa kanyang anak. Kung siya po ay magiging mahina, kawawa ang 7 niyang anak. Sa anak siya humuhugot ng lakas para mas tumibay at mabuhay ang kanyang 7 anak. So, nung mawala po yung asawa niyo po, ano po yung yung bigat? O para po ba gumuho po ba yung mundo niyo? Kasi nawala po kayo ng katuwang sa pagpapanaki sa pamilya niyo. Kayaanan ko na lang po. Sa tulong ng mga anak. So, sadya po talagang malupit ang mundo. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Yan, tama po yan. Kasi po, syempre may mga anak po tayo na kailangan natin itaguyod para mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan. So, yung buti na lang po yung mga anak nyo, hindi mapili sa pagkain. Hindi naman po. Kahit tuyo, noodles, daban, napagkatsagaan na po yan. Basta kung anong dala ko,
Pinagkakasya po. Pinagkakasya na. So ito pong bahay niyo dito sa Sagawad Kalinga, ito po ba ipag-aari niyo na? Opo. Inuhulugan po, hindi? Hindi. Talagang bigay ng gobyerno po. Yan. Kasi po, nagtrabaho kami ng 100 hours dito para mabuo itong bahay. Ilan taon na po kayo dito naninirahan sa Sagawad Kalinga? 2016 po kami lumipat. Ah, 2016. So si nanay, almost mag-2 years na dito na natakira sa inyo. Ano po pangalan nila, madam? Reza Jane po. Reza Jane. Opo. So, nung nanay po yung stepfather nyo, ikaw po yung nakasaksi sa paghihirap ng nanay mo. So, ano po yung masasabi mo sa hirap ng buhay? O nakikita mo sa nanay mo, yung pagpuporsige kung paano kayo buhay? Sobrang hirap po kasi siya na lang po yung naghahanap buhay. Hirap lang kasi wala sa kanya tumutulong. Buti na lang may kapatid akong dalawang lalaki. Natutulungan siya di kahit pa paano. Ngayon dalawang lalaki po, ilang taon po yun? Yung 19, yung isa po 18. So bala yun ang katuwang ng nanay mo? Opo. Ang sinanay po, napapaiyak din. So, sobra pong masalamat po tayo kasi yung mga anak ni Nanay Ritzilda po, mababait at nakakatulong din po sa kanya sa kahit papaano po. Kaso nga lang po, yung panganay niyang anak po ay may asawa na. Ito po yung anak mo po. Ilang taon na po? Ito po. Ah, 2 taon. So, yung panganay ko po ay 6. Yung asawa mo po? Sa bahay. Ano pong trabaho? Sa bukid. Ah, sa bukid din po. So, ilang taon po kayo nag-asawa? 18 po. 18. So, ilang taon na ngayon? 5 years na po. So, muli po mga katabang, kumakatok po ang ating bida na si Nanay Ritzilda. Yung mga naging sponsor po, tumutulong po kay Katabang Day, baka naman po mabahagian natin. Yan. Salamat po. Mga katabang, so ngayon po, nagpapasalamat po muli si Katabang Day.